single touch. That's just how it goes. That's just how it goes. Alright. Didn't know that the honeymoon's just a phase. Now I understand, I learned it firsthand with you. Thought it would last forever. Oh, so what's up mga karespeto, magandang hapon po sa ating lahat. Nandito ako ngayon sa Gapan City. Pupunta tayo ngayon mga karespeto sa ginagawang bypass road dito sa bayanihan. Ano pang ginagawa nyo rito? Dito sa Gapan. Sige na, alis na. Matagal ko nang gustong puntahan to mga karespeto para mapakita ko na din sa inyo kung ano itsura ng magiging bypass road dito. Itong bypass road na to ay magkoconnecta mga karespeto sa Gapan, sa Isidro at Cabiao. So magiging mabilis ang biyahe natin kapag pupunta tayo ng Cabiao o tayo dito ng Gapan City. Magiging malaking tulong tong bypass road na to sa mga bumabiyahe mga karespeto na papunta sa Pampanga. Kasi kung magagaling ka dito sa Gapan going to Arayat, baka halos aabutin ka ng kulang-kulang isang oras. Kapag dito siguro halos mga 15 minutes ka na lang aabutin ang biyahe mo. Remember that. Hanggang Cabiao na yon mga karespeto. Listen, look and siguro listen, hanggang Arayat, mga 20 minutes mahigit siguro magiging total ng biyahe. Okay. At sana mga karespeto, tapos na tong bypass na to at excited na rin ako makita to at mapakita sa inyo. Sobrang traffic na rin kasi mga karespeto ng Gapan dito sa Bukana. Yung mga delivery na pupunta ng Cabiao at ng Pampanga, umiikot pa dito sa Bukana. Kung mabubuksan na yung bypass, doon na sila dadaan. So, malaki yung magiging bawas ng traffic dito sa mismong Gapan. Lol! Nagiging choke point kasi itong Bukana dito sa Gapan. Ang traffic kasi yung mga nanggagaling nga ng Pampanga na pupunta sa Bulacan. Nice. At yung mga galing sa Cabanatuan na paluwas ng Maynila. So dito sila nakikita-kita sa mismong crossing ng Gapan. Kaya nagiging traffic. So pag nabuksan na itong bypass ng Cabiao, doon na sila dadaan. Stop! Kaya magiging maginhawa na din sa mga motorista na dumadaan dito. Remember that! Mukhang nilalakihan yung watermark dito mga karespeto sa Gapan. May ginagawa eh. Ayan oh, sa gawing kanan natin. Dito to yan. Siguro tatapatan nila yung ginagawang Robinson. Wow. Dito naman halos tapat nila sa gawing kaliwa natin. Madadaan na natin mga karespeto. Ayan oh, tanaw ko na yung Robinson. So yung bypass road na yon is timely yun, tamang-tama. Remember na ginawa para magdudulot kasi ito ng traffic. Lalong traffic. Hindi totoo yan. So ayun yung Robinson mga karespeto. Patatapos na din to. We got you. Siguro ngayon taon mabubuksan to. Ang laki niya oh. Nilakihan na nila yung Robinson nila dito. Kasi ang SM wala dito eh. Meron lang ang SM dito. Save more lang. Tapos yung Walter Mart na nabili nila. Lol! Nasa Cabanatuan kasi yung malaking SM nila. Tapos yung Mega Center. Paano masabi? So kaya dito na nila tinayo yung malaking mall nila. Okay. Meron naman sila sa Pacific. Kaya lang medyo maliit yun. Kumpara naman dito sa bagong tayo nila. At sa mga nakakakilala nga pala sa Jamil, dito sila nakatira sa Gapan. Dito sila sa village dito sa gawing kanan natin mga karespeto. Dalawa yung village dito na magkasunod eh. Hindi lang ako sure kung saan sila dito. That's it. Pero ituturo ko pa rin sa inyo mga karespeto. Mapansin sana tayo mga karespeto ng Jamil at ma-shoutout din yung page natin. At siya nga pala mga karespeto, napasyal ako nung isang araw sa Tabon, San Isidro. Nakita ko din yung kadugtong nung bypass na to. Mula dito sa Gapan hanggang Tabon to Cabiao. So yung gawin na yun, hindi pa rin siya bukas.
mga single na motor lang ang nakakapasok. What? So ito na mga respeto sa kanan natin yung isang village. Get off my property! Ito, malaking village to yata kaysa dito sa kabila. Another one. Kabila naman, ito lang, malapit lang. Oh. Mga ilang bahay lang. That's right! So ito na siya mga respeto, ayan oh, yung malapit sa Petro na to. Tapos malapit na din dito yung ladies and gentlemen, munisipyo ng Gapad. Yung bagong munisipyo. You're fired. Dito lang sa gawing kanan din mga karespeto. Why are you coming fast? At malapit na mga karespeto yung bypass road mula dito sa munisipyo ng Gapad. Mga ilang poste na lang, siguro mga anim na poste yung layo. Listen, look, so malapit listen, na din tayo mga karespeto. So ayan mga karespeto, sa kanan natin yung munisipyo ng Gapad. Congratulations! Yung sa kaliwa natin ito mga karespeto, parang multo na hindi natuloy. Tama! Sayang, ang laki pa naman. Ang laki ng nagastos dito. Ano kaya mga karespeto itong nasa kanan natin na blue? Use your common sense. Ah, ito pala yung gagawing ospital daw ng Gapad. Parang wala naman yatang gumagawa. Ang aga-aga baka chancing. Malapit na tayo mga karespeto. Nakikita ko na yung rustica. So, kakanan na tayo dito mga karespeto. Ito na yung rustica. So, ayan makakapasok naman mga karespeto. I am the chosen. Dito sa gawing kanan, medyo makakapasok yung sasakyan. So dito na lang may barricade. Remember that. So kasya naman mga karespeto. What? Pwede na naman dumiretso mga karespeto. So nandito na tayo mga karespeto sa bypass ng Gapad. That's it. So nakakadaan naman. Okay. Ito oh, may mga sasakyan na dito, may tricycle tapos may truck. Bibilid sila ng palay dito. So pwede na dumaan mga karespeto. Hindi na natin sure kung dire-diretso na yung we got you. Daan na to. Tapat na tapat yung Mount Arayat mga karespeto. Swabe yung daan dito mga karespeto. At siya nga pala mga karespeto, nakita ko lang sa Gandang Nueva Ecija na page. Dito yung Casa Batik. Dito mo makikita mga karespeto yung rare na mga bonggambilya. Tapos parang 7 hectare yata yung ano nila, farm. Hala, putol na rito mga karespeto yung daan, no? Pero subukan pa rin natin dumiretso mga karespeto, baka may portion lang na putol. Nandito na tayo mga karespeto sa rap road. Hindi natin sure kung talaga makakadaan tayo dito. So para sa inyo na rin mga karespeto, makita nyo na rin yung kabuuan ng bypass road na to. Subukan nating dumiretso. Will you please repeat? Okay naman yung daan mga karespeto, wala namang putik. Tapos medyo maalikabok lang kaya dahan-dahan lang tayo mga karespeto dahil may mga makasulubong tayo mga naka-tricycle at naka-single dito. At sana mga karespeto makadiretso tayo dito hanggang Kabyaw para hindi masayang yung lakad natin ngayong araw na to. Napakaginhawa na biyumahi dito mga karespeto. At ang ganda ng araw ngayon, tingnan nyo yung ulap. Pag natapos na tong bypass road na to, masarap dumaan dito. Lalo na yung mga bumabiyahe na mga truck. Mapupunta kayo ng Pampanga, papunta kayo ng Bulacan. Magiging maluwag na yung magiging daan natin. At samahan nyo lang ako mga karespeto na bagtasin yung kahabaan ng bypass road na to. Didn't know that the honeymoon's just a phase. Now I understand, I learned it firsthand. You thought it would last forever. Always believed we would never
when the moon started to become old. Oh, so I surrendered, 'cause I couldn't see things getting better. So in the afternoon, in the afternoon, did what I could do. Now you're in my rearview. Yeah. Has it only always been this wrong or this bad? But after some time, I realized you're old. Hey. And I were in the match. Yeah. You should have loved me better. So yun mga karespeto, sementado na naman. Medyo mahaba-haba din yung biyahe natin na rap road na yun. Ano pang ginagawa nyo rito? So, sige, dito sa lugar na to, sa tingin ko, ano na to? San Isidro. That's right! So, may nakikita ako mga karespeto sa... Ayan, malapit na tayo. May crane. Stop! Ito siguro yung sinasabi nila na tulay. Ah, ito nga mga karespeto kasi andito yung mahabang mga simento na nilalagay sa tulay. That's it? So, tingin ko... Babalik tayo. Hindi tayo makakadaan dito kasi yung crane nandun mismo sa gitna. Okay lang mga karespeto. Hindi rin nasayang pagpunta natin dito. At least nalaman din natin na hindi pa pwedeng dumaan dito yung four wheels. Siguro nung mga nakaraang araw nakakadaan. Pero ngayon, babalik talaga tayo mga karespeto. Siguro mga karespeto, babalik na lang tayo dito pag natapos na itong bypass road na to. At ulitin natin itong road trip natin dito sa Gapan Bypass Road hanggang Kabyo. At enjoy na lang natin mga karespeto yung magandang tanamin sa lugar na to. Ayan mga karespeto, kitang-kita natin yung Sierra Madre. Oh. Yung mahaba na yan na kulay parang blue. Yung sa baba ng ulap. Ayan yung Sierra Madre. Okay. Ang Sierra Madre mga karespeto ay hanggang Cagayan to Quezon. Ito yung pinakamahabang bundok dito sa Pilipinas. Ang haba niya mga karespeto ay 540 kilometers. Tapos ang mga nasasakop niyang mga probinsya ay ang probinsya ng Aurora, Bulacan, Cagayan, Isabela, Laguna, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Quezon, tapos Quirino, Rizal, at Cagayan Valley. Sobrang habang bundok mga karespeto, from north to south. Malaking tulong tong Sierra Madre, lalong-lalo na dito sa, nice, sa atin, dito sa Nueva Ecija. Sa mga bagyo mga karespeto, pag tumatama yung bagyo dito sa Sierra Madre, kumakalat na siya, hindi na yung malakas na bagyo na pupunta dito sa lugar natin. So kailangan pangalagaan natin itong Sierra Madre na to. Sa kabila kasi niyan mga karespeto, nanggagaling yung malakas na bagyo. Kasi ang kabila ng Sierra Madre ay dagat. So ang malalakas na bagyo dito nanggagaling talaga sa katubigan. At malaki ang naitutulong niya mga karespeto para masala yung bagyo. At pagdating dito sa lugar natin, hindi na ganun kalakas. So hanggang dyan mga karespeto yung trip natin ngayon. So papalabas na tayo dito sa bypass ng Gapan. So ayan mga karespeto, tutumpukin natin yung Rustica. Kaya kapag pupunta kayo dito, yan yung magiging palatandaan nyo na kailangan nyo ng lumiko. Ito mga karespeto yung tutumbukin natin. Tapos kung galing kayo dito, kakaliwa kayo papuntang sa Bukana. Tapos kung kakanan naman kayo, papunta yan ng San Miguel mga karespeto. At hanggang dyan po mga karespeto ang ating road trip ngayong araw. At magkita-kita po tayo sa susunod kong vlog mga karespeto. At maraming salamat po. At naniniwala po tayo mga karespeto na kailangan nating ipakita ang pagpapahalaga at pagkilala sa dignidad ng tao upang gawin din ito sa atin ng ating kapwa. Kung tayo may respeto, tiyak ay rerespetohin din nila tayo. Should've loved me better. Should've known.
universe.